No. Hindi siya maganda. Uh-oh. Kailangan galingan ko. Kailangan ayusin ko yung acting ko dito. It's like, hello, ang galing-galing yung umarte, no? Hello mga kapamilya, ako po si Francine Diaz. Samahan niyo po akong balikan ng ilan sa mga hindi malilimutang eksena ko sa teleserye na nagpatawa, nagpakilig at nagpaiyak sa inyo. This is Kapamilya React. Kung wag po muna kaya ako mag-aral, kung magtrabaho po muna ako para makatulong, pwede po ako gumagawa ng pastillas, ng lechiplan, tapos ibebenta ko po sa bayan. Sobrang bata ko po dito. Kung wag po muna kaya ako mag-aral, kung magtrabaho po muna ako para makatulong, pwede po ako gumagawa ng pastillas, ng lechiplan, tapos ibebenta ko po sa bayan. Oh my gosh, Andrew! Nagsisingsong ako, halatang-halata. Kung magtrabaho po muna ako para... Ay, naku! Ayan yung ayaw nila sa akin dati kapag nagsisingsong ako. So, lagi ako napapagalitan. Pero okay lang. Kasi first time ko lang naman yun. Hindi ako magaling umarte. And it's okay. Hindi na ako nagsisingsong. And mas alam ko na kung ano yung dapat kong gawin sa bawat eksena. At kung paano dapat kumilos at magsalita yung character na ginagampanan ko. So, yung natuturan ko po yun, pag-aralan mo maigi yung eksena at yung character mo. Pwede na ako lumabas dito. Dadalhin nila ako sa foster home. Ayoko. Ayoko makitira sa ibang tao. Si Papa, si Lolo. Sila yung pamilya ko. Dadalhin nila ako sa foster home. Ayoko. Ayoko makitira sa ibang tao. Si Papa, si Lolo. Sila yung pamilya ko. Foster home? Saan yun? Ano yung foster home? Nawala yung H. Ito kasi, habang ginagawa namin yung eksena na to, sobra akong kinabahan dahil kasama ko sa eksena si Ate Erich. Like, hello, ang galing-galing yung umarte, no? Tapos ako parang, kaya ganyan na lang siya. Binovoice acting ko yung iyak ko para, nung time na to, binovoice acting ko yung iyak ko para, kunwari, madala ko sa eksena, pero wala eh. Tapos yung luha ko, pinikit ko pa para tumulo siya. So, no. Hindi siya maganda. Pero okay lang kasi hindi naman talaga ako magaling nun umarte. Hindi ako marunong. So, at least ngayon natututo na ako. So, ayun. Stop! Okay. Tama na yan. Sige, isa pa. Magkakahiwalay na muna tayo dahil hindi ka na babalik dito. Doon ko na mag-aaral. Sa paghahanda ito ng susunod mong malaking mission. Ito yung medyo nagagamay-gamay ko na. Yung angeloxin, diba? Grabe. So, kailangan, nasa isip ko talaga na kailangan galingan ko, kailangan ayusin ko yung acting ko dito. Pero hindi pa rin naman. Pero okay naman na siya. And sobrang saya ko po kasi naka-eksena ko ang isang Mr. Tirso Cruz, si Tito Pip. Pero alam niyo po kapag sa screen, sobrang nakakaano siya, diba? Sobrang effective niya ang kontrabida. Pero in real life, sobrang saya po niyang katrabaho. Ang gan-gan lang. Alam, although mabait po silang lahat, ha? Ako lang talaga, natatakot ako kasi syempre, ganto na sila tapos andito pa lang ako. Ito lang ako. So, yun, sobrang hiya lang po ako. Pero sobrang bait po nila. And ang saya ko kasi nakapag-action ako. Yung suntok-suntok na yan. And hindi ko alam kung nakwento ko na ito sa inyo mga kapamilya. Habang ginagawa naman yung eksena na yan, suntukan na yan. Nasapak talaga ako ng totoo. Kasi, sabog pa ako, lutang yung utak ko. So, hindi ko nakita yung kamao nung kaeksena ko pag ganun. Hindi ako nakailag. So, tumama sa akin.
ayun na. Tinatanggap ko lahat ng ginagawa mo sa akin. Pero wag mo mong idadamay ang mama ko dahil wala siyang kinalaman dito. Kasi your mom is one big freak! How dare you! Uh-oh. Oh my God! Parang ang bata nung itsura ko dyan. Namin ni Blythe, actually. Oh my God. Grabe. Yung tunog ng sampal. Pinakamasayang part, siguro yun yung tumatak po talaga sa mga tao si Cassie. Like, pag nakakasalubong or may nakakakita sa akin, hindi nila alam yung totoong pangalan ko. Tawag nila sa akin Cassie. Nakakatawa, pero nakakatuwa po kasi kumbaga parang ang laki nung impact ni Cassie sa kanila. And pinakamahirap na part, yun nga po, yung kapag kagalit ka, kailangan kita nagalit si Cassie, pero dapat mabait pa rin siyang tignan. Ayun po yung pinakamalaking, pinakamahirap for me. Before namin i-take yun, nag-sorry kami agad sa isa't isa kasi sabi namin, naisip ko rin na first time ko rin itong gagawin eh. So baka mamaya, hindi ko maano yung kamay ko or makirid the way ko sa eksena or kung siya man. So nag-sorry kami agad. Tapos after rin yung eksena, nag-sorry kami. Pero ang saya kasi experience din na, yun nga, nakasama ko si Blythe and ganun pa yung eksena namin. Pero feeling ko, dahil sa mga eksena namin na sampalan sa bunutan, mas naging close kami. This has been Kapamilya React. Sana po nag-enjoy kayo sa konting oras na nakasama ninyo ako. Salamat po mga kapamilya!